Hello guys, welcome back to my channel. And for today's vlog, mag-quick update po tayo sa lagay ng ating market ngayong gabi ito. So bago tayo mag-start, like and subscribe na po kayo dito sa ating channel para hindi nyo ma-miss itong ating daily updates. At pa-support na rin po guys itong aking second YouTube channel, Wolfie ASMR. Ayan, meron po tayong link dyan sa ating description box guys. I-click nyo lang yung link na yan to subscribe to my channel. As of this time guys, bumaba po itong presyo ni BBC. Nagsettle po tayo sa $29,615 at negative 0.24% po ang ibinaba ng market ni BTC guys compared po sa price niya kahapon, no? So, konting-konti lang naman yan guys, manageable pa rin itong presyo ni BTC. Ethereum, bumaba din yung price at yung iba guys, ayan, nag-start na po silang mag-dip, no? So, ang ating market sentiments ngayong gabing ito ay extreme fear pa din. So, halos araw-araw, guys, ganito po yung nakukuha nating market sentiments. Ang ibig sabihin, no, hindi pa po kumpiyansa yung mga traders natin na mag-invest sa kanilang cryptocurrencies dahil delikado pa rin po, no? Kasi anytime, pwede pa pong bumaba itong mga prices nila. So, itong chart ni BTC, mapapansin nyo, nagko-consolidate lang po talaga dito po sa ating resistance at support, no? So, nagko-consolidate lang po siya sa $32,806 hanggang sa $28,766, no? So, kanina, tumas po yung ating RSI. However, hindi na po tumuloy dito sa oversold areas ng ating RSI dahil marami na po ang nag-take profit, no? So, nag-take profit po sila dito sa area na to. Ito po yan sa chart. Kaya bumaba itong ating Bitcoin. However guys, bumawi naman ng konti dahil pumasok na ulit yung buying pressure natin. Sana mapump yan ng bahagya guys para umangat yung price. Kasi once na may mga nagbenta, pwede po pong bumaba itong presyo ni BTC dito po sa support natin ito, no? So sa mga gustong mag-trade dito sa Binance guys, meron po tayong referral link dyan sa ating description box. I-click nyo lang po yung referral link na yan na pwede nyo gamitin din yung aking referral code, no? So once ginamit nyo po yung code at yung link ko ay makakatanggap po kayo ng 10% commission sa inyong Binance account, no? Sa lahat po ng trade na gagawin nyo dito sa Binance. So dito naman kay SLP, as predicted guys, sideways pa rin po itong chart natin, no? Pati po kay BTC, sideways pa rin po tayo. Mahirap po talaga kapag yung market natin ay sideways. And it has been going on guys for a while now kasi nag-start po itong kay BTC noong 10th of May. And today is the 16th, kaso wala pa rin pong nangyayari, no, dito sa ating market. At saka mahirap po talagang mag-trade guys kapag sideways itong ating market. So far, it's si SLP. Tingnan nyo yung slump po ni SLP, ano? Na-stack po yung ating RSI at halos mag-flat na po dito po sa area na to. MACD natin bagsak pa rin. Kaya hindi po tayo nag-i-expect, no, ng pump po talaga na malaki-malaki dahil hindi pa rin po maganda itong outlook ng cryptocurrency. So magpapatuloy pa rin po itong ganitong trend ni SLP, ano, dahil wala man po tayong update na babago po dito sa trend niya ngayon. Sa tingin ko, magpapatuloy pa po itong sideways natin kay SLP. Dito naman kay AXS guys, bumaba po ang presyo ni AXS, no? So bumaba po tayo ng negative 5% dito po sa price niya. Marami po ang nagbenta dito, no? So kanina ang prediction natin ay aakit po itong presyo ni AXS. However, ito nga po yung concern natin, kung kayang-kayang basagin ni AXS yan. Pero ang nangyari guys, dito pa lang po, ayan, nag-start na po silang mag-take profit kaya bumaba itong presyo ni AXS. So sa tingin ko, malaki po ang possibility na bumaba po itong presyo ni AXS pero masasalo din yan eventually, aakyat po ulit, no? So pare-parehas po sila ng trend, sideways din po itong si AXS. And since hindi po maganda itong outlook natin dito sa cryptocurrency ngayon, sa mga susunod na araw, hindi po tayo nag-expect na makapag-take profit po tayo, no? So for the meantime guys, ay bantay-bantay muna natin yung mga prices nila. Hindi pa rin po magandang mag-trade sa mga panahong ganito dahil
malaki pa po ang chance na baka bumaba itong presyo ni BTC. Pasalamat na lang natin guys dahil hindi pa po nabubutas yung ating support, no? Very manageable pa naman itong presyo ni BTC. At as long as hindi po nabutas itong ating support sa 28,853, lalong-lalo na po itong support natin sa 26,799 guys, we are good pa rin, no? Pero kapag nabutas yan, it's a different story. Pwede pong bumagsak itong cryptocurrency natin. At hindi lang po si Bitcoin ang babagsak, no? Halos lahat po ng altcoins susunod dito. Kung ano man po ang mangyayari kay BTC. So, yan po ang ating update ngayong gabing ito. Papasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta at sumusubaybay sa ating channel. Kapag nagustuhan nyo po itong ating update for tonight, guys, please do not forget to like and subscribe. So, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na update.